Magandang araw mga kapremo. This is Elso Premo again. At magre-review tayo ng isang bagong motor na inabangan dito sa Pilipinas. Walang iba kundi ang Honda NX500. Ito ay ang bagong offering ng Honda Motors sa ating mga motorista. Ito ay isang adventure bike at tingnan natin kung ano ba ang kanyang adventure pack. Ang makina nito ay 421cc 4-stroke parallel twin at mayroon siyang max power na 46.9 horsepower at 8,600 rpm, at mayroon siyang maximum torque na 31.8 pounds per foot at 6,500 rpm. 67 bore niya at 66.8 ang kanyang stroke. Compression ratio is 10.7 at 1. At ang may papasok mo ng gasolina ay nasa 4.6 gallon or nasa 17 liters. Nako, ang laking babayaran. At ang kanyang frame ay steel diamond. Pwede mo palang i-sang lato. And of course, yung carburetor niya ay FI na rin. Pero sana hindi FI para medyo malakas yung hatak. At ang size ng kanyang long ay 19. Ang taas. Pero sa likuran naman ay 17. At meron siyang ground clearance na 7.1 inches. Kaya kahit may mga bato-bato dyan ay pwede mo siyang apakan. At lang, baka matumba ka. Kanyang haba ay 65.2 inches. Sing haba ng pasensya ko. At ang kanyang width ay nasa 32.7 inches. At ito pinaka-importante, kung kaya ba natin sakyan. Ang kanyang height ay nasa 55.7 inches. So dapat parang 6-footer ka. At ang kanyang adventure pack ay nasa front side pipe siya. At medyo alien yung datingan ng itsura. Mayroon siyang well stripes, pero hindi sa spoke type. At mayroon din siyang knuckle guard na rin na para maprotektahan yung knuckles mo. May available na tank pad, hindi kaya bibili ng Chinese. At saka mayroon siyang smoke na windscreen na paglagyan mo ng mga sticker ng mga vlogger mong kaibigan at hindi nagpapalo sa'yo. Ang gandaan nito, may fog light na siya. Pero wala siyang big katulad ng ibang adventure bike. So ito ang NX500 at Honda. At saka napakaganda din ng kanyang forma. At of course, bagong experience na naman para ma-explore natin yung paligid at ang buong Pilipinas gamit ang motor na to. Ewan ko kung darating pa to sa Pilipinas dahil nandito na yung Chef Moto 450MT. Palagay ko ilalabas din ang Honda dito sa Pinas. Kasi alam mo naman, nagpapagalingan yung mga motorcycle industry. Ayun naman, nag-aandarapa sa pangungutang para makuha yung mga motor na ito. Ay, nako. Well, kung sa forma lang maangas talaga yung NX500 ng Honda. At mahintulad mo rin siya sa CF Moto 450MT. Alam naman natin na pare-pareho lang yung itsura nito. Sa susunod, tingnan natin, i-compare natin yung CF Moto 450MT versus the new Honda NX500. Apple to apple natin, tingnan natin. Pero alam naman natin yung Honda ay talagang mamamayagpag pa rin sa ganda at galing ng makina nito. Pero hindi na magpapatalo yung mga Chinese manufacturer ngayon katulad ng Chef Moto 450MT. Tingnan lang natin sa kurbada. And of course sa presyo, kasi hindi naman tayo masyadong mayaman kung bumili ng mamahalin. Tamang-tama lang, bili ng motor, benta, bili ng motor, benta. Nang darating yung araw, tayo ibebenta ng mga misis natin dahil sa kabibili natin ng mga motor. At tulad nito, mayroon na namang lumabas. After ng 6 months, mayroon na namang bago. Pero pag mahal mo talaga yung pagiging motorista, wala sa'yo yan. Kakayanin, basta may pangarap, palagi ang tatandaan, huwag mahihiyang magtanong na kasi kaya mo rin bilhin to. Well, so long now. Yan lang muna yung features natin dahil sa bagong Honda NX500 na to. And excited na rin tayo ulit
dahil mayroon namang bagong adventure na nilabas si Honda. Sana ay makarating to sa Pilipinas at matingnan natin at masakyan kung maaabot natin. Kasi alam naman natin yung mga adventure bike ay napakataas ng height nito. Iwan ko lang kung pwede pang chap-chapan yung upuan nito. O kaya maglagay lang tayo ng boots na mataas yung takong. Magandang idea yan. Well, mga kapremo, salamat sa inyong pakikinig at sana ay nag-enjoy kayo sa ating review dito sa NX 500 ng Honda.